Steph and Curry nga mga idol, pinakita ang leadership sa kanilang batang player na si James Wiseman. Matapos niyang ginawang isang specific play neto ni Curry, kinausap niya agad itong batang player nila para nga turuan at sabihan kung anong pwedeng gawin niya once na bumalik na nga sa kanilang lineup at kasama nilang naglalaro. Nakwento nga mismo mga idol neto ni James Wiseman na sinabihan nga daw siya ni Curry na once na bumalik na nga siya from his injury ay panay live pass nga daw ang bibigay niya dito kay James Wiseman. Hindi nga magawa ni Curry mga idol kasi ngayon dahil sa sentro nila na si Kevon Looney eh hindi naman siya masyadong athletically gifted. Kumpara mo naman dito kay James Wiseman na very athletic nga. So sinabihan nga agad neto ni Steph Curry si James Wiseman parang inabisuhan na once bumalik ka ay ganito nga ang mga ibibigay ko sa iyong pasa. So maganda nga itong pagpapakita ng leadership neto ni Steph Curry. Ginagabayan niya nga talaga ang mga batang player netong Golden State. At sa ating susunod na balita naman mga idol, tungkol nga dito kay LeBron James. Matapos kasing ma-i-post sa social media ang nasabi ni JJ Redick na si KD na nga daw ang best player in the world, at nung si LeBron James hours after noon ay nag-tweet naman, sinabi niya, "Man, can't wait hoop again tomorrow night." At sa kalikutan nga ng isip ng mga NBA fans mga idol, inaakala nila na ito nga ang sagot ni LeBron James sa sinabi ni JJ Redick sa kanyang statement na si Durant na ang best player in the world. Ayon nga sa mga NBA fans mga idol, tinweet nga daw ito ni LeBron James dahil excited na nga siyang patunayan muli na siya ang best player sa NBA. Pero wala naman tayong konkretong patunay dyan mga idol na itong tweet ni LeBron ay patungkol nga sa statement ni Redick. Baka coincidence nga lang ito at talagang malikot nga lang ang mga isip ng mga NBA fans. Pero hindi pa nga rin natin talaga pwedeng alisin ang posibilidad na sagot nga yan talaga ni LeBron sa pahayag nga neto ni JJ Redick. So ano ba sa tingin nyo mga idol, may ibig sabihin ba ang pag-tweet neto ni LeBron James or talagang gusto niya lang muli na maglaro ng basketball? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion at saloobin. At para nga sa ating panghuling balita na, eto nga si Lou Williams umamin na medyo naiyak nga daw siya matapos siyang matrade away from the Clippers. At hindi nga lang din yan mga idol dahil kinumpirma niya nga rin na binalak niya nga daw mag-retire nung matrade nga siya papunta dito sa Hawks. Pero tama nga ang naging desisyon niya mga idol na hindi na ituloy yung retirement niya. Dahil nakita naman natin na napakalaking tulong niya nga dito sa team ng Atlanta Hawks sa playoffs last year. Diba't umabot nga sila sa Eastern Conference Finals at sigurado malaki rin ang parte na natulong ni Lou Williams. Hindi lang basta sa kanyang scoring ability kundi nga sa veteran presence niya at sa paggagabay niya nga dito sa batang team na Atlanta Hawks. So ayan na nga lamang muna din mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!